So po mga ka-vloggers, ngayon po magluluto po tayo ng kare-karing pata po. Ito po yung mga ingredients. Napakaluan na po namin itong talong. Napaka-cabbage po. Sibuyas at bawang po. Beans. Anato powder, peanut butter po, at ang ating pata ng baboy po, yan po, napalambot na po namin. At ito po yung broth niya po, yung pinagkuluan po ng pata, ito po yung pangsasabaw po natin. Yan po mga ka-vloggers. Yan po mga ka-vloggers. Lulutuin na po natin ang kare-kareng pata. Siyempre po, ipapainit po natin ng mantika. Yan po, mainit na po yung mantika. Pwede na po natin siyang igisa. Yung una po ay bawang. Yan. Isa lang po natin siya. Pag golden brown na po siya, pwede na po natin i-add ang onion. Yan mga ka-vloggers. Kamusta na po kayo mga ka-vloggers? One week rin po akong hindi nakapag-upload ng video kasi busy po sa work. May tinatapos po kaming office sa Red Deer. Hopefully matapos na po next week para po makabalik na po kami dito sa Calgary. Ayan po, golden brown na po yung bawang. I-add na po natin ang sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Ayan, mga vloggers. Isa-gisa lang po natin siya. Alas 7:30 na po ng gabi dito sa Calgary, Alberta. Kayo po, nung niluluto niyo pong dinner or breakfast or lunch sa Pinas po at sa US. Ayan mga vloggers, alu-aluin lang po natin ng konti. At pagkatapos nito, sunod po natin ang anato powder. Ayan. Ang anato powder ay ang pampakulay ng ating kare-kare. Ayan mga ka-vloggers. Sibuyas at bawang pa lang. Ang sarap na po ng amoy. Ayan mga ka-vloggers. Add na po natin ang anato powder. Ito po yung anato powder. Ayan mga ka-vloggers, so anato powder pampakulay po sa kare-kare. At i-add na po natin ang pata po natin. Ayan mga ka-vloggers, sobrang lambot na po nito. In-slow ano po namin, cook para po malambot na malambot. Ayan mga ka-vloggers, alu-aluin lang po natin. At pagkatapos po natin may gisa po ng mga 2 minutes, pwede na po natin i-add po yung broth niya po. Ayan. Masarap, manyaman nabe. Ayan mga ka-vloggers. Alu-aluin lang po natin siya, gisa-gisa lang po natin siya. At tapos po nito, pwede na po natin i-add ang pork broth po. Ayan mga ka-vloggers, nag-isa na po ang ating pata. Pwede na po natin i-add yung broth po. Ayan mga ka-vloggers. Ayan mga ka-vloggers, add na po natin ang pork broth. Pag na-add na po yung pork broth, pwede na po natin, ipakuluan na po natin siya ng mga 5 to 10 minutes bago po natin ilagay yung peanut butter. Yan. Depende po sa inyo kung gaano karami pong broth yung ilalagay nyo po. Kung gusto nyo pong mas masabaw, dagdagan nyo po. Pero kung gusto nyo po ng
ano po, tuyo po ng konti yung kare-kare nyo po. Konting tubig, konting pork broth lang po yung ilagay nyo. Ayan mga ka-vloggers, sige po, pakuloy lang po natin ng 5 to 10 minutes at i-add na po natin ang peanut butter. Takpan na po natin siya. Mga ka-vloggers, kumulo na po ng 10 minutes po, malambot na po. Pwede na po natin i-add yung peanut butter po. Ayan mga ka-vloggers. Ano po mga ka-vloggers, depende po sa inyo kung gano'ng karami peanut butter ang ilalagay niyo. Kung mas malapot, damihan niyo po ng konti. Pero kung mas gusto niyo po ng hindi masyadong malapot, siyempre, konting peanut butter lang po. Ayan mga ka-vloggers. Tapos, aluin po natin siya para po mamix po yung peanut butter niya po. Ayan. Tapos po, takpan po natin siya ulit ng kaldero po kasi pakuloy po natin ng mga 2 to 5 minutes po ulit. Tapos pwede na po natin ilagay ang gulay po mga ka-vloggers. Yan, takpan na po natin siya. Mga ka-vloggers, malapot-lapot na po ang ating sabaw. Pwede na po natin lagyan ng pampalasa, asin. Ayan, tikman na po natin. Ang charap-charap. Ayan mga ka-vloggers. Takpan po natin ulit. Ayan po mga ka-vloggers, luto na po ang ating kare-karing pata. At ang ating gulay na blanch na rin po, ang eggplant, beans at yung napa-cabbage. Ipiplating na po natin siya. At ready to eat na po. Ayan po mga ka-vloggers. Tapos na po ang ating kare-kare. Tignan nyo po ang aking plating. Napakaganda po. Napakasarap. Ayan po. Kainan na po. Stay safe and God bless po. Don't forget to like and subscribe.